Hello Dongyans! Welcome to Dong Vlogs! Samahan niyo ho ako sa aking paglalakbay ngayong araw. Tara! Hi guys! For today's vlog guys ay gagawa po tayo ng tinatawag sa Germany na Kartoffeln im Backofen. Ayan, so yung potato, hinugasan ko na po to. So i-slice natin, tapos ilagay natin dito. Oo, tapos lalagyan natin mamaya ng olive oil. At saka yung sari-saring ano, yung mix na ano na ba, yung tinatawag na Kräuter Salz. So, yung Kräuter Salz, may iba't ibang herbs na nandun sa loob. Oo, pinaghalo. Tapos may asin. Kaso, kunti na lang to. Oo, ayun. Tapos, yung pamintang durog. Ay, ano pala? Pamintang powder. Oo, durog na. So, ayun. So, ngayon, sisimulan na natin. Ang pares pala nito ay pork siya, guys. Pork. So, bali, lulutuin sa, ano, sa kabila. Lulutuin, lagyan ng bawang at saka yung bumbay. Oo, tapos mamaya, ihalo din sa, doon sa oven. Oo, ihalo sa potato. So, yung potato muna yung unahin doon. Habang ito ay iluluto dito saglit. Oo, tapos mamaya, pagsabayin doon sa oven. Oo, mamaya pakita ko sa inyo. So ngayon, unahin muna natin itong potato. Actually, sila minsan hindi na to nila nilagay na nila diretso kasi maliit lang. Pero tayo, kailangan natin siyang hatiin. So walang rice muna ngayon, guys. Oo. Ganyan. So, nahugasan na. Dito sa Germany, guys, hindi na kailangan kuna ng balat. Oo. So, ayan. Basta importante na hugasan. Ayan. Naghugas din po ako ng kamay. Opo. Ako na lang man din yung kakain. Oo. So, guys. Iba yung pakiramdam ko simula noong Thursday yata. Bali, nagkasipon ako, nagkaubo. Tapos, minsan sumasakit yung ulo ko. Ngayon talaga, may ubo talaga ako. Tapos, sipon. Hindi pa ako na-test. Hindi pa ako nagpa-COVID test. Baka bukas, kailangan ko. O kasi, sa amin kasi guys, dito sa Germany, simula noong March 1, wala ng mask sa trabaho. Oo, wala ng mask sa trabaho. Tapos, normal na. Wala ng test. Hindi ka na magko-COVID test. Oo. So, ayan, ang mahirap lang doon guys ngayon ay bumabalik na naman, mayroon na namang nagka-COVID yung kasamahan sa trabaho. Oo, yung in-charge sa maintenance dyan sa trabaho. Ngayon, kaya mahirap guys. So, pag may nararamdaman ka talaga na iba yung pakiramdam mo, nangihina ka, kailangan mo talaga mag-test talaga kasi baka positive na yun. Kasi iba na ngayon dito sa Germany, guys. Pag ikaw ay nagka-COVID, hindi ka na mag-quarantine. So, magpa-file ka na lang na sick leave. Ayan. Oo. Yun na lang yung ipa-file dito. Wala na yung quarantine. Oo. So, normally, kung kapag ikaw ay nagka-COVID, umaabot hanggang 10 days. Oo, 10 days. Ayun.
So lagyan natin ng, ay, una pala yung ano. Ito. Maghugas ulit ako ng kamay, guys. Para sure. So ngayon, lagyan po natin siya ng olive oil. Ganon. Ganon. Bakit nilagay ko pa sa kamay ko? So, ayan. After niyan, ganunin natin. Napaka-healthy talaga ng olive oil, guys. Then after, lagyan natin ng, wala na palang laman, Kreuter salts. So may mga herbs na to, iba't ibang herbs. Ito yung nagdadala ng lasa, guys. Oo. So lagyan din natin ng pamintang durog. Mahilig ako sa paminta, kaya dagdagan ko ng konti. Yan. Tsaka konting asin, dahil yung unang nilagay natin na tinatawag na Kreuter salts, meron ng asin. So konti na lang. Ayan, iodized salt yan, guys. So ganunin lang. Then okay na to. So, prepare na natin yan. Diyan. Proceed na naman tayo dito sa meat. Dito sa meat. So, ngayon guys, proceed na naman tayo dito sa karni. Sa pork. So, naghiwa ako ng isang bumbay. So ito yung ilagay natin dito. Preparation at saka bawang. Kumbaga, gisahin muna siya saglit, guys, bago ihalo doon. So ayan guys, sisimulan na po natin ang pagluluto muna ng itong karni. So lagyan muna natin ng counting butter. Ayan. Para medyo masarap siya. Tapos lagyan din natin ng konting olive oil. Ako kasi pag nagluluto ako, dapat talaga hindi lang ano, butter. Meron din olive oil na nilalagay ko. Kasi kung puro lang butter, hindi ako ano, hindi ako sanay ba. So ayan. So medium heat lang yung apoy. Habang iniinit natin yung oven, guys. Ang oven ay isa-set natin ng 200 degree. Ayan, 200 degree. So, hindi nyo nakita yung set ko ng oven. Yan siya, guys.
Ayan. 200. So, so ito guys ay nakamarinate na to guys. Oo, with pamintang durog, garlic powder, onion powder, ayan. So kaya no need na natin lagyan. Dinagdagan ko rin ng konting oyster sauce para medyo matamis-tamis ng konti guys.
So yun na nga guys, habang naghahantay po tayo ng ating niloto, so kwentuhan muna tayo saglit. Yun na nga, dito sa Germany ngayon guys, gaya nga sinabi ko kanina, wala nang test. Kumbaga normal lang araw-araw na mag-work. So yun yung ang nakakatakot doon, yung hindi mo alam ba na COVID ka na pala, nahawa ka na pala sa either sa maraming tao or sa bus or sa mga nakasalamuha mong tao. Kasi tapos di mo na alam kasi nga hindi na kami nagte-test araw-araw. Hindi gaya dati ba na araw-araw bago kami mag-work, nag-ano talaga kami. Oo, maganda 'yon. So ngayon nawala na. Just in case iba yung pakiramdam mo, wala kang panlasa, kailangan mo talagang magpa-COVID test. Oo. So ayun. Parang hindi na ako sanay ba na tapos wala ng mask. Parang hindi na ako sanay na wala ng mask, guys. Oo, lalo na sa work. Oo, lalo na pag may naaamoy ako ba. Oo. Kaya nagmamask pa rin ako doon sa trabaho. For my safety. Ayan. Oo. Kasi mahina yung yung immune system ko. Madali akong magkasakit. Oh, kaya ngayon iba yung iba yung nafi-feel ko ngayon. Bali dito kasi pag ganong sitwasyon, dahilan sa weather, pabago-bago, kaya maraming nagkakasakit. Ang tawag dito sa Germany is Erkältung. Kung sa Pinas pa, yung umuulan tapos biglang umaraw, fever. Oo. Kumbaga sa atin kalentura. Oo. Dito Erkältung. Dahilan sa lamig at init sa loob at lamig sa labas. Tapos yung temperature pabago-bago. Oo. Hindi mo maintindihan. Kaya yun ang nangyayari. Kadalasan dito, sumasakit yung ulo. Ako kasi sumasakit yung ulo ko tapos mata ko. Tapos within 2 hours, minsan gusto kong gusto kong sa Tagalog yung magsuka ba? Mag-vomit. Oo. Yun nandito pag dahilan sa panahon. Tapos lalo na pag yung mga bata talaga madaling makahawa. Oo. Nagkahawaan kaya yung mga bata pag nagkakasakit dito, sinisiparate yung mga nagkasakit talaga. Yung iba hindi pinapapasok sa kindergarten or school kapag nagkasakit kasi nagkahawaan. Oo. So yun. Ang hirap pa naman magkasakit pag malayo sa pamilya, di ba? Walang mag-ano sa'yo, walang mag-aalaga, walang yung... Kasi di ba nakasanayan natin pag nasa Pinas, pag nagkasakit, sasabihin ng either family, sasabihin, ano yung gusto mong kainin? Ilulutuin ko yung ganon. Diba? Ano yung gusto mong kainin? Bibilhin ko. Pero dito, pag nagkasakit ka, tapos gusto mo, may gusto kang kainin, my God, walang magluluto. Walang bibili. Kasi sa Pinas, pwede ka makabili sa malapit na talipapa. Oo, palengke. Kung mawala na ang asin or bitsin or anuman, may mga sari-sari store na malapit sa bahay. Dito, kailangan mo talagang mag-commute or magsakay ng malayo kasi maglakad ka 15 minutes papunta sa supermarket. Oh, yun yung mahirap. Kaya kami dito, nag-i-stock talaga kami ng mga pagkain. Kasi mahirap na, lalo na hindi ako marunong mag-drive. Wala kasi akong balak mag-drive ng car . Kasi matakotin ako sa four wheels. Doon lang ako sa bicycle, scooter, doon lang ako. Pero pagdating sa four wheels, matakotin ako. Kaya hindi ako nag-aral ng driving. Oo, ayun. Inaantay ko yung loto ko. Malapit na yun, guys. Konti na lang. So, yun. Ngayon, kapag naglakad ako, guys, nahihilo ako ng konti. Oo. Tapos dito maano yung lalamunan ko. Pero nag-take naman ako ng tambal. Nag-take naman ako ng gamot dito. Oo.
Nakalimutan ko nga magdala ng gamot galing Pinas. Ang nadala ko pa yung mga ano, Pinoy foods. Mas importante pa sa akin yung mga Pinoy foods kaysa mga gamot. Usually kasi pag umuwi ako sa Pinas, pagpabalik ko guys, nagdadala ako ng mga gamot. Yung Biogesic, Carbocystin, Bioflow, at saka Neosip. Oo. Pero nakalimutan ko talaga. Mabuti na lang nakadala ko ng ano, yung pang-massage na ano, pa-ODR ko. Oo, nakadala ko nun. Pero meron namang mga ano dito, mga gamot na mabibili. Yun nga, syempre, iba talaga yung sa atin, di ba? Oo. Iba yung pag sa atin mismo. Kasi ako pag sumasakit yung ulo ko dito, ang tinitake ko lang is Bioflow or Biogesic. Tapos yun, nawawala siya. Tapos ngayon guys, dito kasi pag masakit yung ulo mo, pag masakit yung ulo mo tapos mayroon kang tinatawag erkeltong, may sipon ka, may ubo. Ang usually iniinom namin is tea. Parating nagtitay kami yung camellia tea. At saka yung tinatawag na, yung may luya na tea na naghalo sa lemon. Citronity with ingwer. Ayan, luya. Ito siya. Pakita ko sa inyo, guys. Yan yung inaano ko dito. Iniinom. Ayan, ito yung iniinom ko ngayon dito. Camellia tea. Tapos, ingwer citrone. With citron. Tapos, instead na sugar, ang nilagay ko is honey. Ayan, honey. Kasi maganda talaga siya. So, tingnan na natin yung ating niloto, guys. Tara. So, ngayon, guys, bubuksan na natin. At since malapit na siyang maluto, ilalagay na natin yung meat. Oo. Yan. At saka ang sauce. So, yun na nga guys, titingnan na po natin ang ating nilutong potato. Wow, sarap! Yummy! Ayan guys, mukhang masarap na talaga guys. Oo. Ayan na nga guys, nandito na po yung ating nilutong potato with meat. Yan. So, ako guys, kapag kumakain ako, nandito talaga yung tinidor, dito yung knife. So, ngayon, itatry na natin kung masarap ba siya. Kung tama lang ba yung asin. Oo. So, ayun. So, since ako lang mag-isa, no need na ng serving spoon. Dahil naano ko na ba? Na-estimate ko na kung gaano karami yung aking kakainin. So, dahan-dahan lang tayo kumain nito dahil mayroon tayong braces. So, ayan. Sarap. Kasi ma-juicy.
Wow. So, mayroon din akong ano dito? Spicy. Ito sambawilik, guys. Sambawilik, sambawilik. Oo, bali ano siya? Chili sauce. Masarap kasi siya pag may chili sauce. Itong isa naman, chili sauce din, ibang brand lang. Oo. So, ito try ko silang dalawa kung saan yung masarap. So, ayan, tikman na natin. Mabilis lang to, guys, lutuin. Madali lang to, guys, lutuin. Oo. Sarap. Sobrang sarap. Panalo. Ayan. So, magtatanong kayo ba, paano ko to natutunan kay, ano, kay Mario? Siyang nagluto nito noon. Oo, kaya doon ko sa kanya natutunan, pati yung salad. Ayun na nga, guys, no? Dito na po tayo magtatapos sa ating vlog for today. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support kay Dong. Simula sa umpisa hanggang ngayon, sa pag-view, pag-like and share sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, sa pag-subscribe. Thank you so much po. Isang malaking utang na loob po yun ni Dong sa inyo. Ayan. Bawat view po ninyo ay mahalaga po sa akin. Ayan. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, ito pa rin ang Dong Vlogs. Bye-bye! Ingat po kayo! See you next time! Mwah!